둘, 셋, 안녕하세요. 아이, 말해. 1, 2, 3, go. 하나, 둘, 셋, 안녕하세요. 마이라선 차구입니다. Welcome or welcome back to our channel. Yes. 시empre at dahil video ko to, eto na inyong makikita ang pagandahan ko. Di ba? Naka-makeup na siya kaya medyo may aura. Ako kanina. Ala, ako meron at wala. Maganda ang aura, o di ba? Alam mo, meron ako napapansin, ma'am. Hindi ako natutuwa. Kung nag-start ka sa video mo, ang Naima, tawang-tawa na kanina. Mula siyang buhay na video ko. Hindi ako natutuwa. Dito tama. May cheek tilt ka pa. Tingnan natin pag nawala yung kung meron kang dating. May ganun. Bakit alamig-lamig ng kamay mo? Sabi ko sa'yo, malalamig na. Yawa ko niya. Oo nga eh, kanina pa. Malalamigi siya talaga as a person. So, let's do first the, ano, ang dami yung energy sa'yo. Oh my goodness. Ilosa pa naman ako na eh. Oo, sobra. Alam ko. Kung kanina about our personal lives, like our relationship, paano tayo nagkakilala, ganyan-ganyan. Dito naman sa video na ito, mga advice, mga tips. So, we're doing first, covering the, what do you call that? Yung mga imperfection daw, nasabi nila. Pero maganda kasi ang kutis din nito, ni Miss Mai. Di siya tagyawatunay. Very blessed. Pero marami akong lamig-lamig. Okay, Nay, first question. Since Ate Eunice joined and nabash siya during MNL48 because of Jollibee's bida-bida, they call me Jollibee Nay because diba Jollibee bida ang saya. Okay. At diba lagi po ako nagtotop noon, so lagi naka-center. So we call me bida-bida. Because of the formation, lagi po ako nasa gitna. Okay. And then, Matmat, during Miss Q&A, Nay, binabash ka noon? Oo. Ano sinasabi nila sa'yo, Nay? Ano daw ako? Masyadong preemptive yung mga sinasabi ko. Masyado daw aral na aral. Oh, sabi ko sa'yo, same kami eh. Mm-hmm. Parang memorized, parang scripted. Sobrang staged daw nung pagde-deliver namin ng answers. That's the way I am. Same pala kami na sinasabi yun na ako. So the question is, how to avoid criticism from audiences / netizens? No. You cannot avoid that. Yeah. But you can control that. By how you react to it. Exactly. Because you cannot please everyone. Mm, totoo yan. You just have to be who you are until such time ma-realize nila bakit ganun ka. Kasi hindi ka naman pag-uukulan ng pansin kung hindi ka interesting na tao. Yun lang. Hanay! Thank you! Puro seryoso ang tanungan dito kasi ako hindi makakatawa, hindi ako makakapagsalita kasi minimakeup na ako. How can you make your weakness into strength? Kailangan alam mo kung saan bahagi ka na mahina. Yes. Makulang. Kung maga mahina ka, sumayaw, aralin mo. Aware ka doon. Yung unang first step. Aware ka sa weakness mo. Tsaka importante na yung kahinaan mo, yun ang mas tututukan mo. Yes. Kasi yung kalakasan mo, alam mo na yun eh. Kabado ka kapag maraming tao. Next time around, aaralin mo kung paano hindi ka nakabahan. Yes. Walang bagay na hindi na pag-aaralan. Exactly. Thank you. And I thank you. Oh, Nay. Ito naman po mga Showtime related questions. Okay. How's your life after Showtime po? Eunice and Miss Mai know my life even before joining Miss Q&A. So, it was just the same. Ang naiba lang is, mas kilala na akong literal ng heterosexual. Dati kasi, mostly nakakakilala sa akin LGBTIQ community. Ngayon, timubata, babanda. Mas tumaas lang lalo yung antas ng pagiging public figure. Kaya, kung dati, pumapatol ako at kung ano-ano shoutout ko sa world. Ngayon, mas screen na siya. At saka ano, nahirap hindi kasi siya yung talagang sinasabi niyang title siya sa ganito, sa ganito. Never akong nag-ano, never akong nag-brag-brag kung ano mga achievement ko. Hindi ko hilig. Kasi it was my life, almost. Other people, I understand them kung bakit kapag natalo nila ako, ilalagay sa ano, picture. Hindi ako bumababa katulad ng ibang kandidata pag natalo, bababa. No, I'm gracious. Papakita ko sa kanila. Okay, if it is your achievement, it is your dream na makasama ako sa entablado, why na? Kaya nga ako naging Matmat dahil dyan. Nay, so di po before Showtime, parang everyday po kayo lumalaban ng mga pageants. Yeah. So after Showtime, ganun pa rin po madalang, yung lifestyle nyo? Madalang. Madalang na siya. Oh, pinipili nyo this time, Nay? Yeah. Kasi di ba mahirap na. And you witnessed that na. Yes. Hindi lahat ng guys, oras. By the way, siya yung naging thesis subject namin nung college ko. Ewan ko kung pumasa. Yes, Nay. Siyempre mag-graduate ako. Very interesting story. Tapos they know you. Natuwa sila dahil yung cabaret yung tinatalent mo kasi they know yung edad ng cabaret na song. Yeah. So parang it justifies yung katagalan mo sa industry. Exactly. How was your friendship with Miss Q&A second runner-up Lars Pacheco? Lars Pacheco is already my co-competitor. Ah, talaga Nay? Oh, ever since. Mm. She's the youngest generation and siya yung makabagong reyna
nila ngayon. Sa generation nila, maganda. Totoo. At ang daming natutunan ng batang yung kakakumpit. Kumbaga, next 9 months. Hopefully, hopefully. What you see is what you get. Hindi si Lars mahilig mag-sugarcoat. Ganun lang siya. Ganun yung batang yun, hindi yun magpapapilis ng ibang tao. Mm. Wala siyang pakialam. Fighter yun eh. Kaya deceiving ang itsura niya. Mukhang maamo. Mm-hmm. Ilang taon na siya na yung batang? 22. Mm-hmm. Kapareha siya ata niya. Ay, ang bata! Dahil wala nagtanong, pero how's your friendship with Miss Q&A? Ah, Juliana? Yes, Juliana. Si Juliana kasi nakilala ko pageant mismo. Pero out of nowhere, di ko alam na nagkalaban na kami pala sa pageant. Before? Oo. Mm. Sino po nanalo? Ako. Di ko alam na nagkalaban. Kami, wala akong kaalam-alam. Misan kalaban mo, hindi mo nakilala. Hindi kasi siguro. Hindi kasi ang Matmat, hindi siya nagmamind ng mga people around her. Minamind niya yung susuotin niya, sarili yung makeup ko. Niya. Lagi niyang hawak mirror. Kasi di ba nga, faces namin siya. Mm-hmm. As in, Mommy, meron siyang own world dun sa super messy na backstage. Pero hindi ko alam yun ha. Ah, talaga na. Oo, ikaw lang nagsabi. Oo. Hindi ako aware. Kunwari, meron sa kanyang magsasabi na, oh nay, ganito ganyan. Kakausapin niya. Pero yung focus niya, nandun pa rin sa sarili niya. Hindi niya isisnoben yung kakausap sa kanya, pero parang pag nagsimula ang laban, laban talaga. Hindi ko ugali kasi yun, yung mga snub. Kahit ano pang klase ng tao yan, mapabata. Ano pong pwede niyong i-advise sa mga nagsisimula pa lang sumali sa mga beauty contest? Oh really? Is that a question? Yes, nai. Someone asked it? Yes. Actually, ang dami po nagtanong, pero isa lang yung pinili ko kasi same lang naman. Ah, okay. Ang advice ko sa mga gusto magsimula, panoorin niyo yung mga videos ko sa YouTube. Hindi joke! Ako nagsimula kasi ako kakapanood ng pageants through television. Ngayon, kasi high-tech na, diba? Yun, yung makabagong teknolohiya, nood kayo sa YouTube kung paano gawin. Specifically, yung Miss Universe. Para makita nyo yung proper way, yung manner ng pagsagot, pagrampang, yung aura, tamang aura. Mas maganda kung dun na kayo kaagad sa standard kaysa papanoorin yung local pageants. Believe me. Dun po kayo nag-start na eh. Sa panonood lang. So, walang nag-coach sa watching black and white TV. Wala kayong coach na. Wala. Eh. Self-taught lahat. Mm, yeah. So parang everything you learn from experience. And from the school. Mix, match, gano'n. And then siguro na trial and error, like kung ano yung hindi mag-work sa certain pageant na to, you try again the next time. Exactly, kasi hindi lahat ng lugar ng pageant, pare-parehas. Yes. So dapat alamin. That's what I noticed. Kasi ang dami ko napuntahan na pageants niya because of our thesis. Ibang lugar, ibang atake, ibang damit, true. Ibang pagpapakilala, kasi iba yung audience niya. True. So kay Miss Mai, ang pageant makeup niya, hindi ganun ka-hard kasi hindi niya bagay yung mata. What are your regimen when you prepare for a competition, especially on pageants? Night before the pageant, I had to reduce from eating fatty foods. So one night lang nai before the pageant? Hindi naman na kasi ako ganun kaseryoso makipaglaban sa swimsuit. Mm. Pero dati na kinakareer mo? Oo. Dati kasi manipis ako. Naabutan pa namin ni Mommy na manipis ang Naimat. Tapos, kinabukasan, syempre, kapag veterana ka na sa contest, alam mo na kasi ang gagawin mo. Preparation ko lang is i-check kung may mga mali sa gagamitin ko. Kasi ang aim ko lang lagi, kahit di ako magkaroon ng maraming award, basta ipasok ako sa semi, yun na. I'll go for yes. it. Yes. Oh, can I make kwento? Yeah. Remember na the first time na sumalang ka sa Showtime? Yeah. Weeks before that, we were together or parang nag-uusap-usap tayo ganyan. And then, kasi na nag-thesis kami, alam na namin na sasalang si Naimat sa Miss Q&A. Mm. Pero we don't broadcast it ganyan-ganyan. Sabi niya, ipasok nyo lang talaga ako dun sa hanggang ligwak ganun keme-keme. First round. That's her own wish because alam na niya sa sarili niya na kapag nakapasok na siya dun sa may ligwak tong pagganer na yon, madali na lang ang lahat. Kasi di ba after nun yung question na po. Naramdaman mo yung pressure nung napaluhod ako. Na. Yes, di ba lumodja tapos sabi ni Vice, eksahirado si Matmat. No, they and don't know kasi. Ako, I understood that because. At saka, hindi niya kasi ina-assume kahit na veterana na siya na palaging makukuha niya yung corona. Kaya sabi niya, basta pumasok lang talaga ako miss my dun sa ligwak tong pagganer. Basta that. Tapos, ang first laban. Round yun. Hindi na ako papatalo. Mm-hmm. Kasi minsan, kahit anong talino mo, pag naligwa ka talaga. Kaya sabi ko, ang mananalo dito, distinct para manalo. Kasi ako, ina-assume na nila ako. Pero hindi ko hilig yun eh, yung mag-claim. Sasabihin nila, claim it. Napaka-boastful naman. Malaramdaman mo naman kung para sa'yo yung araw na yun. Parang swertihan din siya na yan, no? Yeah, sa bato exactly. sa'yo ng tanong, hindi lahat ng tanong ay para sa'yo. Tama. Kung nataon yung tanong na hindi matalino yung isa, pero mula sa karanasan niya.
niya. Yes. I hope that this will be included. Hihihu. Ano mga pamahiin na mga pinaninibalaan mo, especially during pageants? Kasi Miss May nasasagot. Oh, sige. Mommy, if you remember, ha? Okay. Hindi, ang alam ko lang talaga na pamahiin niya. Hinaan ko aircon, alamin. Kailangan pag-alisin ng bahay dire-diretso. Wala na siyang dadaanan. Halimbawa, dadaan pa siya sa amin or ano, hindi. Wag lilingon, dire-diretso. Yun, isa yun sa pamahiin na alam ko. Ewan ko pa ang iba. Ano? Huwag magpapahiram ng gamit sa ibang kandidata. True, correct. Kasi... One point. Ako yun na alam ko. Madami pa. Ano pa? Sige na yung masagutin mo. What's your reason? Bakit you don't share things? Kasi parang ano, nakukuha yung... Swerte. Yung swerte. Nadidifocus ka kasi parang, ay, ba't mo hiniram? Eh, paano mo inaapoy sa ayaw mo magpahiram? Nay, nag-thesis kami, may nanghiram sa'yo yung keme. Pinahiram mo. Ganun talaga. Diba, papaano mo sasabihin? Sasabihin, ang dama naman nila yung mat. So, how do you deal? Yun nga mahirap. May pangontra naman ako dun. Kahit wala akong kailangan, hihiraman mo din sila. Ganun. May pangontra sa pamahiin. Tingin ako, may pangontra pala. Ang katinanang lalahunan ko. Tapos, bawal sa gamit ko yung ano, hahakbangan mo. Wag na wag. Habang nagpapan. Tatalunin kanila. And ay, paano kunwari talaga sinadya? Hindi, mayroon na nga talaga sumasadya. Natatalo po kayo. At nangyayari talaga. Pinapahakbangan ko naman yung gamit nila. Ah, balikan lang. Oh, ayan guys, dami niyo natutunan na kung gusto yung manalo. Malalaman na nila paano ako talunin. Ano, maghakbangan na lang kayo hanggang sa matapos ang pageant. Mahuli, manalo. Kasi i-announce na yung winner, eh, may pagkakataon ka pa humakbang-hakbangan. Baka mabago. Naibukod po doon. Bawal akong tapikin. Pwede kang bumes, so huwag mo akong tapikin. Ah, parang sa kulam, no? Di ba yung iba sabi? Pag tinapik ka, tapikin mo rin. Baka may usog. Oo, ako naman kulam agad. Exaggerated ako. So, na pag tinatapik ka, tinatapik niya rin po? Oo. O di kayo ipapatapik ko. Habulin mo, tapikin mo. Ah, pwede ganun? Ipapatapik? Basta kasama niyo po. Basta kasama ko. Mas mainam na yung kasama na lang yung tumapik. At higit sa lahat, kung kasama kita sa pageant, huwag na huwag kang kakain anything habang nagpa-pageant ng nagkrak-krak na food. Ah, nagkrak! Chicharon! Diba kasi yun lang ang mga available doon? Chichiria. Ay, tubig, hindi na. Eh, hindi naman nagkrak-krak. Eh, kasi mali mo habang kinainom. Yellow. Nagkakrak. Oh, kasi nai, nag-break yung swerte. True. Kailangan buo, kaya mamon. Ay, uulit-ulit ko itong video na to kasi may memorize ko talaga yung pamahiin niya. Kasi makakalimutan ko to. Mamon, ganun. Ano pa? Huwag mong isusuot ang corona na papremyo sa gabing yun. Huwag na huwag magsusukat. Kasi naka-display lang dun yun eh. Oo. Kasi po, pinangungunahan mo, mauusok. Hindi mapapasay. Ako ang pinakamaraming pamahiin. At nangyayari talaga. So, Nay, ano yan? Parang dumami na lang po yung listahan nyo? Or umpisang-umpisa pa lang yan na po lahat? Dumami na lang. Eh, kanina nyo naman po natutunan yung mga pamahiin na yan. Yung pamahiin naman na yun, sa mga kapwa kong tisera ko sa summer, di ba, pag Bisaya ka, you have plenty of superstitious belief. Yung sa nagkrak-krak dito yun sa Manila. Creepy! Kasi matandang babae, nilapitan ako, gustong-gusto niya ako. Tapos sabi niya, mananalo ka sana, kaso mapapamalas ka. Kasi daw po. Kain ako ng kain daw ng ano, ng chippy. Ay! Tapos afterwards nun, paglingon ko, wala na siya. Ay, para ka na encantada. Oo, true. Nakakasyokot yung kwento. Doon nagsimula yung pamahiin na yan. Ay, totoo. Kinikilabutan ako. So, therefore, sabi ko, hindi biro to. Oo, kasi hindi kayo na nun. First runner-up. That was the time na bihira akong mag-first runner up. All in all, pag dumarating ako, title na agad. Ano pa po? Wala na? Kailangan paglabas mo ng bahay, yung mga gamit mo, mauuna. Tapos sasabuyan mo sila ng asin. Nauuna, tapos sasabuyan ng asin. Ang dami palang ginagawa. True. So yung mga assistant yun ay, alam na nila yan. Mm-mm. Pag bago ang assistant, binibigyan ko na lang ng listahan para hindi ko na nire-remind. Tapos may ano pa yan, choreography yung pag-a-arrange ng gamit. Bawal na hindi mo dun ilagay. Kapas, yung sapatos. Huwag na huwag mo ilalagay sa lamesa. Malas yun. Yung pang-pageant mong sapatos. Di ba nagagalit ako nung kapag inaamin? Mas marami magiging views nung akin kasi mas marami nag-aalala ng mga mahiin. Huwag
Grabe mga question na yan. Pwede pumunta ang jowa sa pageant? Oh, pwede naman. Basta wag lang ano, wag yung epal. Eh, pero na iba, hindi ka masyadong ma-minor. Talaga sa title ka. Nung ganito na ako po. Nung hindi na po kami nagkakalayo. Tumaba talaga ako, wala. Mahirap na. Pero dati na lahat? Halos lahat. Wow. Pero asahan mo ako sa talent. Oh, yes. Mm-hmm. Yeah. Iba-iba po ba yung talent nyo? O palaging yung kanta? Yun lang. Pagpaus ako, nagdo-drawing. Oh, yeah. Kasi marunong ako mag-draw. Yes, dati na sumali ako ng pageant. Yung gown ko, siya yung nag-sketch. Mami, hindi mo ba nararamdaman pag wala na yung kamay ni Naimat sa'yo? Ibig sabihin, dumilat ka na. Aba, pwede ka na matuto. Alam mo, natuto lang, inaantok na sa'yo talaga ako, eh. Nasalita kami nila, iba daw ganun lang siya. Nay, how to stay graceful under pressure? Tsaka paano po dapat yung structure ng sagot kapag sasagot ng Q&A? Hihi. Nay, meron ka bang sinusunod na formula for your answering questions? Di lang. Sabi ko sa inyo tayo eh. To retain your grace when you are under pressure, ang technique kasi doon is, isipin mo yung momentum na kaya ka nandyan dahil isa ka lang sa pinakamagagaling. So that time, pag naisip mo yun at na-internalize mo sa sarili mo, mawawala yung kaba mo. Pero yung iba naman, yung atake ko noon, humihinga ako ng malalim habang tinatanong, tas dahan-dahan ko nag-exhale sa nostrils lang, hindi sa bibig. Kapag papasok ka sa pageant, mahalaga kasi na well-prepared ka, nagbabasa ka. General info, current events, at higit sa lahat, ang pinaka-technique dyan is, kung ano ang karanasan mo sa buhay, lagi mo i-apply dun sa lahat ng katanungan. Dun magmumula na magdidero-diretso yung sasabihin mo. Kasi nga galing sa personal, puso mo ang nagsasalita. Kung may formula akong sinusunod, mayroon pagdating sa pagsasagot. Kung sinabi na yes or no, mamili ka talaga. Kung papapamiliin ka ng may choices, mamili ka. Yes or no? Yes or no? Bahala ka kasi wala namang tama at mali. Tapos sunod, bakit yes, bakit no? Tapos last, para to wrap it up, kung di mo kayang mag-adlib, ulitin mo lang yung tanong. Then, thank you. Anong gusto mo? Green or yellow? Gusto ko yellow. Yellow kasi sumisimbolo ito ng buhay ng tao, ng pag-asa. Kaya pipiliin ko ang kulay dilaw. Thank you. Ganun lang. Paano, Nay, kung meron kang adlib? Kung may adlib ka, kung pero magaling. Pero same question. Oo, pipiliin ko ang yellow kasi sumisimbolo ito ng pag-asa ng tao. Lingid sa kaalaman ng maraming tao. Ang dilaw na kulay ay umisimbolo na para bagang sikat ng araw na sa likod ng napakaraming bagyo at unos na pagdadaanan mo. Sisikat at sisikat pa rin ang naghuhumiyaw. The rays of the sun. Hindi ko alam Tagalog to. Parang ganun yung adlib mo. At the end of the day, it's still like the sun rays of the sun. It is color yellow that brings you hope and will never give up in every challenges of life. And I thank you. Oh. Hindi naman adlib yun eh. Parang isinasal sa buhay niya din talaga yung yes. sinasal. Sabi niya. Nay, umiyak ba si Miss Matmat nung hindi siya nag-title sa Miss Q&A? I cried afterwards kasi grabe na yung sakit ng mata ko. A day before, 9 PM kami nag-start ng rehearsal. Kinabukasan ang grand finals. Ano oras po kayo natapos? Natapos kami 3 in the morning and our call time is 6:30 AM. Ganun talaga. So, dero-derecho na yun. Since si Miss May ang maliit masyado lahat, sa kanya yung mga bold color, yung kitang-kita. Umiyak ako sa pagod. Pero yung maliit, yung nag-prestrano ka, hindi talaga. Kasi alam ko kung bakit ganun ang nangyari, alam ko kung bakit si ganito ang nanalo. First runner-up is my God an achievement. Kahit maraming nag-i-expect pa ng more. Katuto kami nun na eh. Diba nun eh? Meron kami pupuntahan nun, hindi kami makaalis-alis kasi hindi pa ina-announce ang winner. Ako yung best friend ko, siya ang umiyak. Naglasing siya, ewan ko bakit siya nagganon, parang tanga. Sabi ko, ba't ka ba umiiyak? Iba kasi talaga yung nag-expect, inaasahan mo talaga na. Yun ang mahirap. Kilala natin si Naimat. Alam natin kung paano siya lumaban. Nay, if you will be given a chance to change your answer dun sa final question and answer niya sa It's Showtime Grand Finals, are you going to change it? Why or why not? Hindi pa din. Yun pa din. Kasi kahit hanggang ngayon, isipin mo, may kasagutan pa rin ba dun sa sinagot ko? Wala eh. Wala talaga as in. So, mahirap na tanong siya para sa akin. Sa akin, yung... Ask ko lang po, sa tatlong dekada niyo pong nagko-contest, meron pa rin po bang bagay na hindi pa nagagawa o na-achieve? Yung lumaban ako na nakakulot-kulot, yung gorgeous. Hindi talaga. Nay, never ka pa na ganon! Never. Puro ka ba na? Yeah. From the start of the national costume? Yeah. Introduction? Yeah. Nay, I wanna see you like that. I don't know. No, Nay, yung picture mo dun sa lumaban ka sa Thailand, di ba? Gorgeous curls ka dun? Picture, pero oh, nung pageant. Oh, ano naman ngayon, Nay? Bagay naman sa'yo yun, Nay, ah. Ano? It's ano? May pamahiin pa rin? Yes. Bakit? Bawal sumayad ang buhok sa katawan, ganun. Hindi, dun ako.
Gumagawa ka na sa video mo. Trademark yun! Ayun ang trademark ko actually. Wow. Hindi siya actually pamahiin. Nay talaga? Never ka pa lumabas? Well, and never yes. Simula 13 years old ka? Yes. Lugay mo nga buhok mo, Miss Mai. Bye-bye, Koya! Si Koya yan. Opo, pangalan po niya, Koya. Bye-bye, Koya! Aalis na si ate. Parang bet ko lugay ka. This is Jimmy. Jimmy, Jimmy, Coco Bob. I think I like hindi it. Hindi po. Balat na lang din po nang magkaalaman ka ng dalawa. Magkaalaman tayong tatlo, lahat tayo nakabala. Ay, that's nice, ah. O, patangkara na lang. Ako lang, sa gitna. Eh, I love the idea. Oh. Bango ng buhok, ka. Gupitin na nga yan, Nay. Ayoko magpagupit. Ayoko. Nay, gusto ko siya gawin short hair. Ay, subukan mo. Subukan mo lang. O, oh, ano? Dalawang taong ko binahaba yan. Lumabay ka. Ang bagal-baga nga humaba. Ay, teka lamang. Meron ako nakalimutang i-share. Guys, alam niyo ba nung araw, ang mommy, beauty queen talaga siya? Miss ano ka? Miss Ness. Miss Ness. Yeah. Miss Good Samaritan. Tapos, Nay, alam mo ba, ang mga costume niya, siya ang nag-iisip. Ganun na talaga siya ka-fashionista. Hindi akong makatulog. Ano ko yung gagawin? Alita talent ko. Nay, alam mo ba talent niyan? Limbura ako sa apoy. Oo, Nay. As in, mga buhay talent niyan. Yung mga gawa ganun-ganun, nakakatawa, Nay. Yung Caribbean. This Caribbean. Puso yan na, na. Ang pangit na ngayon, ano? Ang laki kasi yan. Alam ko na kung saan ako lugi. Nung bata-bata ito, Nay, pinipilahan ang mga manliligaw. As in, pila hanggang crossing. Hindi ako sumasali sa pageant. Wala lang nanliligaw. Nung nanalo akong Miss Nevesi High School eh, kinabukasan na kinabukasan din! Mami, as in, binibigyan ka ng mga flowers, chocolates? Mm-mm. Tinatanggap ko lahat? Eh, binibigyan sa'ya. Tapos, pag nakikita ni Dado, binabalibag. Talaga nga? Oo, binabalibag. Kahit ang makarating. Hoy, grabe! Ang ganda ko na! Parang hindi masyado. Na hindi nakakatuwa to. Kanina, nung pagkayari ko, hindi ako sinabihan ng cute. Ganda. Kasi sa alam mo. Ngayon, hindi ako natutuwa. Alam ko na yung mukha mo eh. Oh, ganyan na lang kaya. Oh, ganda na. Ay, Shobie, maganda. Humarap ka dito ng magkaalaman, Ursula. Nagbago na po ang kulay ni Ursula. Ursula, you can take my voice. Pula pa yung labi ni Ursula, pula din labi mo. Papalitan natin. Oh, ayan, papalitan. Nasabihan kasi Ursula. Walay-walay. Walay-walay. Ilok at mo. So, that's the finished product of our queen mother. Thumbnail tayo, ganyan yung mga damit niya. Tago mo, Shobe. Alin, yung damit. Ah, parang humayan. Oh, parang humayan. Humad tayo, Nay. Yes. Nay, ito yung damit mo. Hindi ka mukhang hubad. Strict naman itong vlogger. Eto ang ating katanungan sa ating binibining ina mo. Di mo ba nanalo na ako? Kasi may corona na ako. Bakit tatanungin pa ako? Ang iyong katanungan, kung may kahuli-hulihan kang 100 peso sa iyong bulsa, kanino mo to mas gagastusin? Sa pagkain ng pamilya mo o para sa isang hiling na bagay ng anak mo? At bakit? Ibibigay ko ang aking huling 100 pesos sa pamilya ko. Dahil sa pamilya ko, marami ang maliligayahan at marami ang malalamnon na sikmura. Pero sa 100 pesos sa isang hiling ng anak ko, hayaan mo na lang sumamaan loob niya sa akin. Kasi nag-iisa lang naman siya. Eh, papaano naman yung ibang miyembro ng pamilya? And I thank you! Alam mo, malaudesa yung atake na. Pati yung delivery na. Si Odessa, ganun na yun, no? Galit lagi. Bakit ko siya patatawarin? Hindi ko siya patatawarin! Dahil naniniwala ako, nagkasala siya sa akin! Video na ito. We hope you guys enjoy. Do not forget to give it a thumbs up if you did. Subscribe to her channel if you wanna see more of me. Not her. Kung gusto nyo pa uling makita si Naymat at si Shobe, na guest ko dito sa vlog ko na ito. Sa channel ko na ito. At comment down below, kumukha na ba akong beauty queen? Si Chonghae, Ju Shuso. Kamsahamnida. Bye!